basahin po natin yung natutunan natin kahapon.
Okay, magandang umaga sa lahat. Bago po natin naibigay ang ating speaker sa ngayong umaga, gusto ko po siya ma-appreciate ang kanyang gawain sa buong kanyang ministry. Isa siya sa Women's Ministry, Shepherdess International, Health Ministry and Music Ministry. And then, siya po ang associate natin sa na director sa Cavite Satellite Field. At almost 24 years in ministry, no other than ang ating pinakamabuting masasigasig at maganda nating pastor, si Ma'am Jed Hintay. Bigyan natin po sa kanyang panahon. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa unang kalaki blessings na ako ay narito, hindi upang magmalaki tayo sa ating kakayahan at kalaman, kundi gamitin tayo ng Panginoon. Tayo manalangin. O most gracious Heavenly Father, we thank you so much for this beautiful morning. Lord, as far we had our refreshing and of course inspiring music conventions started last Friday, yesterday, and today. We pray God that you will give us your wisdom and understanding, and may your Holy Spirit be upon us. May we always grasp the message of God, because without you we can do nothing. This we pray in Jesus' name. Amen. Pagka musika na po ang pag-uusapan, parang napakahirap kong burahin sapagkat para sa akin, hindi ako nagmamalaki, ang aking ama ay isang conductor ng rondalia. Ang aking kuya ay isang musician. Sabi nga, he has at least 5,000 collections ng mga plaka na hindi pa kami Adventist noon. Ako naman po sa aking palagay, wala akong talento ng musika. Pero gusto ko ang music, kaya lang ayaw sa akin. At nilagay tayo ng Panginoon sa ganito upang pangunahan ang buong Cavite. Ang ating pong team ay, ang event ay Echo. At ang ating team ay, ang sabi ko sa ating team, napakaganda po, no? Ano po ang team natin? Baka nakakalimutan natin? Resounding God's gift of music in harmony and karamihan po mga kaibigan, sa ating pag sinabi natin musika, iba-iba tayo. May pag-uusapan, ibang kultura namin, kaya okay lang kami sumasayaw. Ibang aming kultura, kaya ito gusto namin music. Pero alam natin mga kapatid, pagdating po sa music, ang isa sa pinakamahalaga, yung sinabi ni Ellen White sa Testimonies, Volume 5, page 281, paragraph 7, line 1. Music is one of the most powerful means of preaching people and bringing ang dagdag of the cross. Napaka-importante ito mga kapatid. It brings curse and it brings blessing. So napaka-intindi pala, no? Kapag kayo ang lungkot na lungkot na started kong umawit, mawawala. Pag kayong galit na galit yung tao, umawit ka kagad para sa Panginoon yan, mawawala na yan. Napakahalaga po pala talaga ang musika. Pero sa atin, ano? Una sa lahat, no? Ay ang ating tinatawag na in harmony and unity. Dapat ang Adventist, wala sa ating narito na tayo nag-aawit, nag-play kung ano man, para tayo makilala, mag-entertain, mag-perform. It is not a performance, it's not even a entertainment. It is what? A minister. Sapagkat kayo ay ng music minister, it is indeed a ministry. Kaya napakahalaga po para sa ating mga kapatid, ang tinatawag ng music. At sa isang pagkakaisa natin bilang mga anak ng Diyos, lumalabas ang mga iba't ibang talentong mayroon tayo. No? At ako'y naniniwala na ang pagdadala ng timon ay hindi po si Sister Jade, kundi ang ating Panginoon. Ang ating master teacher at ating master musicians. Pero isa po mga kapatid na dapat natin dalhin sa ating mga iglesia ay ating i-echo. Let us echo the goodness of the Lord. Napakaraming kabutihan ginawa ng Diyos sa atin. Pero pinan sa atin, mga kapatid, ang nag-i-echo ng pag-ibig ng Panginoon. Ine-echo ba natin ang kakayahan ng Diyos na gumawa ng himala para sa ating Panginoon? Una, no? Ako'y napakadami kong karanasan. Meron ako dyan ay ako'y isang
sa salvage. Sa Palawan, sa salvage po ako. Sa kahit kami ng government na plate at sasakyan, kinatabunan na kami ng mga malalaking border sa lugar po ng Bacarasa. Ang Bacarasa po ay 98% ay Muslim. So wala na akong magagawa. Nag-atin na kami ng kamatayan. But when I started to pray and started to sing with gusto, the Lord allow us, no, to come out from that delikadong buhay. No? Talaga sabi ko, wala na. At nung kami nakarating na po doon sa opisina ng Public Works and Highways, kami po sinunda ng mga bandidong Muslim. At kami pinagbabaril. Ang buong opisina ng Public Works and Highways ay pinagbabaril po. So wala akong magagawa. Kami pong lahat ay dumapa. Ako lang ang Adventist. Ako lang ang lalaki. Ako lang ang babae. Dumapa kami at sabi ko, Lord, kami nanalangin. Sabi ko, mga engineer, tayo manalangin. At when we started to pray, and I started to sing, I cannot forget the song because I was a Seventh-day Adventist then. No, nung ako ay na 1988. Bago ako mag-resign sa Public Works and Highways, I started to sing. At ang isa sa aking pong inawit na paborito ay the first song that I sang at Adventist Church when I was converted ay yung On the Hills Far Away. On the hills far away, to the far rugged cross. Yan, gano'n mga. Mga kapatid, yung po'y aking inaawit. Ang mga kasama kong engineer ay nakadapa sila habang ako lumaasap. Nag-antay na lang kami. Binabaril po kami, mga kapatid. Pero miyamiya sila po'y naglundagan, miyamiya naglungsuhan, miyamiya po'y nagtakbuhan. At alam niyo ang patotoo ng mga tao doon, ng mga Muslim na malapit sa public works. Sabi niya, may dumating po mga nakaputi, sundalong malalaki. At walang laban ang mga bandido Muslim. Nagpulusan sila, nagtakbuhan sila, talaga po nanginginig po sila sapagkat nagpadala instant ang Diyos ng mga sundalong anghel ng Panginoon. Mga kapatid, alam mo po, no, sa ating pamumuhay, marami tayo mga puntos na down tayo. May mga puntos tayo na para wala na tayong pag-asa. But when you started to pray, we started to sing hymns for Jesus. When you started to narrate the goodness of God, when you started to echo the faithfulness of Jesus, the relationship, mga kapatid, ay mabubuo. Here's time, di ba? Parang babaksak na tayo. Hiwalay na tayo ng ating asawa. Tayo may mga karamdaman sa cancer o naman. Para wala na tayong pag-asa. Na in despair na ako kasi sabi nila, oh, wala na akong pag-asa mga pag-asawa. Oh, ako'y na-break ng aking boyfriend. Oh, kaya ganito na, hiwalay na ako ng aking mga girlfriend. Naku, parang, ano na ako, ako ay binitray ng aking asawa. Oh, kung aking maguling, mga kapatid, no matter what happened to us. Indeed, we work for God's music. Na music ng ating Panginoon, ang gift na yan, mga kapatid, it will bring us harmony and unity in our faith, harmony and unity in our family, harmony and unity within the circles of Seventh-day Adventists and our non-Adventist community around us. Bakit? Sapagkat napakahalaga makita ay echo natin ang kabutihan ng Panginoon at hindi ang mga pagyayabang sa lahat ng ating kakayahan. Mga kapatid, nung araw mayabang ako, super yabang. Kasi alam niyo po, siyempre po, nag-aral tayo sa isang universidad na mga subversibo, mga isip ay talagang laging palaban. Sabi ko nga kanina, doon si Brother Cyril, nag-aral ako sa Adventist natin, ako yung newly baptized na. Sila, ang aking mga kaklase, no? Mga professor na sila ng mga Greek at Hebrew, ay ako'y bagong baptized lang. So, nga ako sa klase. Nga, wala alam sa Hebrew Greek. So, ang aking mga subject, zero. Sabi ng aking kaklaseng Pakistan, oh, you are not here in the seminar, you are zero, you are nothing. Why you continue to be a pastor? Or you are an engineer before? So, go back to your work. You can zero again. Grabe, no? Talagang matindi yung pamaan sa akin, no? Yung kaklase ko sa Hebrew at Greek, talagang sabi ko, Lord,
paano naman ako makaka-ano siya kanila? Sila ay mga nag-aral ng mga theology, eh ako ay bagong binyag na ako, labang ko. Zero, zero, zero. Sabi ko, Lord, when I started to pray, and I started to doing my fasting, and I always sing. Sabi nga naman kasama ko sa ano, itong si Nerissa, ito ating ano, Nerilyn. Sabi niya, tita, maawit na naman kayo. Nasamba ang boses nyo. Abay na dito. At mahalaga na, naawit ako para kay Jesus. Ano po, mga kapatid? At sabi niya, ay, salamat, nakakaawit ulit kayo. Umaawit ako, umiiyak. Bakit walang pamilya? Ako'y kinasecute eh. Wala akong magagawa. Nag-Adventist ako. Tapos sa klase, pinipersecute ako ng mga kaklase ko. Sabi, Pakistan, oh, come on, go out na. Go back to your work. You are nothing. You got zero here and you will get failed. Oh my goodness. Sabi gano'n. Pero mga kapatid, maawit ako habang naglalakad, nalalangin ako. Sabi ko, Panginoon, kung kaya ko na ako estudyante ng college, kaya ko rin siguro ngayon, Panginoon, sa tulong mo. Aba, mga kapatid, doon sa apartment A, yung aking wall, ceiling, mirapta ko ng hagdanan, nilagyan ko ng Greek at Hebrew. Pagbukas ko ng aparador, may Greek at Hebrew. Pag ako ihihiyar ko kanya, na bibinta na, may Greek at Hebrew. Habang ako'y naglalakad, may Greek and Hebrew. At the end of our semester, we are only 7 who were exempted in our Greek and Hebrew. I was one of those. How about the Pakistani? Okay, friend, what is your score? Sabi niya natin, it's good that you are exempted. Okay na mo, di ba? Minsan ganun tayo. Ay, wala nang alam sa musika yan. Kahinagin. Ba't nila na-elect yan dyan? Wala nang kalang-alang kabuwang-uwang yan yan. Pambira mga nominating committee na yan. Wala nang kalang-alang yan. Ba't na-elect yan? Mga kapatid, hindi natin masasabi. Ngayon, parang ganun sila. Pero alam natin kapag na-empower sila ng Holy Spirit, we cannot, mga kapatid, undermine the power of the Holy Spirit. Kapag tayo ginamit ng Panginoon, kaya ng Diyos. Mga kapatid, nagamitin na noong meron tayo sapagkat sabi nga ko ay nasa kamay ng Panginoon. First and foremost, bago ako umupo, tapusin ko na po, let us echo. Ano ang i-echo natin? Ako, mga palpak na naman, mga music convention doon. Kaya kung yun ako'y papadala, yun ako na, padala-dala. Kaya ang aming giga, unang aula na ako ganito-ganito, ang pagkain yung kakaganoon, nakula naman ako natutunan dyan. Mga kapatid, marami po tayo mga ganun. But I was always remember, mga kapatid, at isa sa pinaka-importanting paraan ng Diyos na mapatibay tayo sa ating pananampalataya is to echo the goodness of the Lord. Kahit ano pong mga bagay na ano, ako'y nakinig sa kaklase kong Pakistani, you are nothing. You always get zero in quizzes. You are nothing. Go back to your work. Alam niyo mga kapatid, ine-echo ko lagi araw-araw ang goodness ng Diyos. Lord, kiniklet ko ang pangako mo. Hindi mo ko pababayaan, Panginoon. Sila po ay mga nag-graduate na lang kanila. Ngayon sila nag-doctoral. Kaya bagong baptize na, ano labag ko ha? Pero ang goodness ng Diyos. They has echo the faithfulness of Jesus. Tapat ba ang Diyos? Yes. Mabuti ba ang Diyos? Yes. Let us echo. Nawa maging rekindle sa ating mga puso. Na hindi ang pagmamayabang at pagmamataas kung ano meron o tayo. Sa anumang mga talento meron tayo. But let's give credit and give glory to God na siyang author ng lahat ng talento meron tayo. Ngayong umaga ito, habang nag-preparation ng Live Out Thy Life Within Me, let us remember and think about the goodness of God. Tayong lahat po ay tumuho. At kung iniisip natin mga kapatid, na meron tayong pagkukulang, maaari sa ating asawa, sa ating mga anak, maaaring ang ating pagkukulang sa ating asawa, maaaring sa magulang. Kanina lang mga kapatid ay nag-text sa akin, tumulang kayo. Sabi niya, ma'am,
pagkasala ako sa Diyos. Mahapon na Lord ako sa kapon. Imbay ako ba bibigyan ng number na sabi ko. Sabi ko, Ma'am, may tila ka. Anong gagawin ko? May nagkasala ng pangangalan niya. Pero kung gagawin ko, Ma'am Jane, tulungan mo po ako. Kapatid, may mga oras. Wala na tayong katakuhan. Wala na tayo, we cannot even grip the hands of God. But today, let us always remember that we commit ourselves. As we commit ourselves, everything will be committed. Including talents. Yung ating mga talento. Gamitin natin ito, hindi para magmayabang, para magmalaki. Bidabidahan tayo. Kundi gamitin natin itong kasangkapan para sa Panginoon. Kaibigan, meron pa bang dalangan yung pasang? Pwede kang tumayo sa iyong kinauupuan. Dahil sa ibang i-dedicate na muli ang iyong buhay sa Panginoon, pwede kang tumayo sa iyong kinauupuan. Tayo manalangin. Panginoon, ang dami ng pagkukulang. Ang dami-dami, Panginoon. Hindi namin mauuwaan kung bakit nangyayari ang mga tao. Pero Lord, ngayong umaga, sama-sama kami nagtatalaga ng aming buhay. Ano man ang aming pagkakasala, ano man ang aming pagkukulang, ano man ang aming kahinaan, aming itinatalaga ang lahat ng ito sa iyong kamay. At umaasa kami, Panginoon, na maging makabuluhan sa amin ang aming pagiging isang Adventista. Lord, maraming po kung napunta ang churches, maraming bigo, maraming tarunan, maraming nadapa, maraming nakisod. Pero patuloy silang bumangon dahil may pag-asa as we echo the goodness and the faithfulness of Jesus. We can claim it's your life, ang buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, itinatalaga ko ako bilang leader po na pinagkatiwala nyo sa aking kamay ang music department po ng Cavite Satellite Field. Hindi ko ito kaya, wala akong alam. Pero may mga tao nag-volunteer tumulong. May mga tao, Panginoon, na sila po ay katsagal nakinig sa akin po mga sinasabi upang babuo namin ang convention na ito. Lord, hindi lang ito one-time program. Hanggang gabang ginawa si Jesus, ay hindi lang magamit ang talento, makapagbigay pagpuri, luwalhati naman kay Jesus. Tulungan kami lahat na maging servant leader ng mga Panginoon. At makitaan namin ang yapak ni Jesus sa aming buhay. Lord, tulungan namin kami lahat na ma-echo namin sa pamilya, sa anak, sa asawa, sa kaibigan, sa komunidad, na napakabuti nyo at kayong buhay ng Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at mga kailangan. Lord, napakabuti nyo. Kaya ano i-close namin ang aming busy convention na ito na puno-puno ng pag-asa at sama-sama namin itinatalaga lahat. Aming po, pinag-pray, Panginoon, si Dr. Hardanico na kukuha ng kanyang special exam ng pagiging isang masarjon. Makapasalawa ito, Panginoon. Kahapon pumunta rito si Dian, ang kanyang si DM na kanyang magkapatid, Panginoon, para ipag-pre ang kanyang board exam sa education. Lord, lahat ng iyong anak, hindi sila buntot, sila ulo. Panginoon, na maipakita sa kanila ng kagilang nilalas na gawa ang karunungan, maipasan nila. Lord, with flying colors and all the goodness of your Lord, at ibalik ang pag-usin. Si Brother Willie Kabakang na nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Pagpalanin siya, marami na siyang struggle sa buhay, marami siyang mga dapat ipanalangin, Panginoon, at alam ko, gagamitin niya siya sa mahabang pagpapalang. Sa lahat ng officers na na-elected ngayon, O Lord, Jesus, naway magkaisa sila ang pagmamahalan, pagkakaisa, at makita, Panginoon, ang kakayahan ng bawat isa na sila'y masusustain na gawa nito dahil kay Kristo at kapangyarihan ng Espiritu Santo.
sa lahat ng delegate, sa lahat ng pastor na nagpadala, sa bawat iglesia. Lord, salamat po, sa lahat ng guro, sa lahat ng staff, sa lahat na nagluto, sa lahat ng opisina ko, Panginoon, na nakasama ko, buhat pa, mga driver, mga tigapagluto, mga sekretary, Jesus, salamat po. Maraming salamat. Tinatalaga ko silang lahat sa inyo. At ako bilang ministro ng Banghelyo, sa kataas-taas ng pangalan ng aming Panginoong Jesus, tinatalaga ko lahat sa inyo. Sa lahat na nag-volunteer ng tumulong sa pagko-coverage po ng noon mula pa ng Friday, kahapon at ngayon sa pamumuno ni Sir Pasamba, sa lahat ng kapatiran. Thank you, Lord. I do not express my thankfulness sa iyo, O Diyos. Salamat po. Binigyan kami ng magandang panahon kahapon at ngayon. Thank you, Lord. Buti-buti niyo talaga. Noon, ang huli ngayon, mula sa araw na ito, itinatalaga namin lahat ang aming buhay sa inyong paman. Ang bawat talento ng mayroon ay hindi upang pagmayabang, kundi ibigay sa iyo ang pagpulit mo sa salamat. Muli sa kataas-taas ng pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ako bilang ministro ng Ebanghelyo, itinatalaga mo ang lahat ng ito sa iyo, O Diyos, sa lahat ng narito, kasama ng mahal-mahal nila sa buhay, asawa nila, anak nila, pamalugang, ako, kapatid, Lord, sa inyong sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos Ama, sa tunay na kapayapaan ng Diyos Anak, at walang hanggang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at upang pakailanman. Amen. Maraming salamat. Sa ating closing, ang ating mass choir. Okay? Thank you.
our very existence because of you. Sapagkat kayo ang